Tigmak ng dugo ang katawan ng biktimang si Attorney Madonna Joy Tanyag matapos pagsasaksakin sa Visayas Avenue, Quezon City. Ang 33 taong gulang na si Majoy, pinagsasaksak ng 3 beses nang hindi pa nakikilalang salarin. 4 na buong buntis pa naman ang biktima. Kuwan po, napakarami pong dugo ang tama dito sa may dibdib po. Si ate lumabas na lang ang sa sasakyan. Sabi, tulong. Nakita mo ito muna, tumakbo na sa barangay. Tumawag na ako ng barap. Oo, yun na nga. Pagbalik namin ito, wala na, bumagsak na yung bahay. 2 taon ng Assistant Special Prosecutor sa Office of the Ombudsman si Majoy. Galing daw siya sa isang hearing sa Sandigan Bayan at pabalik na sa opisina nang mangyari ang krimen. Huminto raw ito saglit para bumili ng milk tea sa Visayas Avenue at nang pabalik na sa sasakyan, saka siya pinagsasaksak ng suspect. Base sa sinabi ng doktor, ma'am, tatlong saksak. Naisugod pa sa East Avenue Medical Center si Majoy pero hindi na siya umabot ng buhay. Hindi po siya humihinga, wala pong blood pressure. At wala na rin po ang kanyang puso, no? So madali sabi po, zero po talaga ang vital signs niya. Ang mister ng biktima halos hindi makapagsalita sa sinapit ng asawa. Ikalawang supling sana nila ang dinadala ni Majoy. Ang isa nilang anak, 2 taong gulang pa lang. Sana tulungan niyo po ako na may i-deliver ang hustisya sa asawa ko. Hindi ko talaga akalain na sa lahat ng tao, sa aming pamangyayari. Labis na nabigla ang kanyang mga kasamahan sa trabaho, sinapit ni Majoy. Si Ombudsman Conchita Carpio Morales, hiniling na sa Philippine National Police na masusing investigahan ang nangyari kay Majoy. Nangako rin ang Ombudsman na gagawin nila ang lahat para malutas ang kaso. Nagpahatid din sila ng pakikiramay sa pamilya ni Majoy. Inaalam pa raw ng pulisya kung sino ang nasa likod ng pamamaslang, kung ano ang motibo sa krimen at kung may kaugnayan ito sa trabaho ng biktima. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.